Nasasangkot ngayon sa bagong kontrobersya ang dating hepe ng Albuera Police na ngayon hepe na ng Osamis City Police na si Chief Inspector Jovi Espinido. Ito'y matapos lumutang ang isang video ng pambubugbog di mano niya sa isang drug suspect na naaresto sa operasyon noong March 9. Gustong paimbestigahan ng VACC o ng Volunteers Against Crime and Corruption ang anilay police brutality. Pero depensa ni Espinido, hindi niya maalala kung meron nga siyang binugbog. Gayunman, handa raw siyang humarap sa anumang imbestigasyon. May report si Sandra Aguinaldo. Hampas sa dibdib at noo. Itong ibang lugar ito. Suntok sa likod. Itong ipa, itong ibang. Tulid na nang tulid. Tanawang. Pambabato. Ayaw pagkuhan. At iba't ibang pasakit sa katawan ang tinamo ng drug suspect na ito na naaresto sa isang operasyon sa Ozamis City, Misamis Occidental noong March 9. Sa ikinasang operasyon, tinatayang aabot sa 1,000,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang narecover. Naaresto rin ang may-ari ng bahay na si retired judge Priscilla Hernandez. Ang polis na pinaniniwala ang nakunang nambugbog, si Chief Inspector Jovi Espinido na hepe ng Ozamis Police. Nang tanungin si Espinido kung siya nga ang nasa video, sa video, hindi ka magsabi ko ako talaga kasi pag magsabi tayo, magpreso na ako ngayon. Hindi na rin daw niya maalala kung may binugbog na siya sa naturang operasyon, pero bukas naman daw siya sa investigasyon. Wala akong natandaan na may binugbog ko. Transparent tayo, kung magsagawa lang, you are all welcome. Hindi na bago sa kontrobersya si Espinido na dating hepe ng Albuera Police sa Leyte. Si Espinido ang hepe ng Albuera Police nung arestuhin at kalaunay napatay sa ulungan si dating Albuera Mayor Roland Espinosa Sr. At bilang bahagi ng investigasyon noon sa pagkakapatay kay Espinosa, humarap din siya sa pagdinig ng Senado. Disyembre na ilipat si Espinido sa Ozamis City. Kasunod ito ng akusasyon ng umunay drug lord na si Kermit Espinosa na konektado raw sa Espinido kay Senador Laila De Lima. Ayon sa tagapagsalita ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, sabi na naman sila dito, human rights na naman. Gusto rin daw nilang paimbestigahan ang anilay police brutality. Ay mga ganitong insidente, ito yung nagiging dagok sa para manalo yung war on drugs. Tumanggi na munang magbigay ng pahayag ang Commission on Human Rights dahil hindi pa raw nila nakikita ang naturang video. Pero ang pambansang pulisya, hindi pa kumbinsidong si Espinido nga ang nasa video. Sa kabila nito, iginiit nilang handa silang magsagawa ng investigasyon ukol sa issue. Hindi ako kasi, I couldn't recognize the one that is the alleged policeman on the video. Based on the video, let's do an investigation and based on the findings, ano yung kanyang posibleng kaharapin na administratibo o kriminal na kaso? Sandra Aguinaldo, GMA News.